maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong tayumanggi. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kakausapin natin ang agri-scientist na nasa likod ng sweet katimon mango. Ayan, usong-uso yan, no? Paano ba niya na-develop? Alamin natin yan sa ating programa. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ipapakilala ko po sa inyo. Siya po ay mula sa Gimba, Nueva Ecija. At siya po ay isang multi-awarded agri-scientist. Siya din po ang nakapag-develop ng sweet katimon mango sa loob ng 20 years na research. Ayan, kasama po natin si Sir Rogelio Jun Espejo. Hello po! Hello po! Magandang hapon po sa inyo, sa inyong mga tagapanood ng inyong programa. Hello sir, muti ka ko na masabi 26 years na Opo. Research. Muti ka ba umabot doon nung nag-aaral kayo? Actually ma'am, ganun din yun ma'am, almost 26 years. Kasi nga from one po, kumuha tayo ng agri, ganun na tuloy-tuloy na yung ating research. Opo. Sir, multi-awarded agri-scientist. Ano po ba yung ibig sabihin ng agri-scientist? Kasi parang ngayon ko lang nadinig yan. Pagdating sa larangan ng science sa agriculture, yun na po yung pinakamataas na level sa larangan na napili mo sa larangan ng agriculture. Halimbawa, sa crop science ka, ang ibig sabihin ng crop science, pagtatanim, napakalawak niyan. Pagtatanim, under sa crop science, marami pang mga requirements niya, katulad ng soil science, may soil scientist dyan, may weed scientist dyan, may plant pathologist dyan, ang pinag-aaralan po dyan yung mga sakit, mga microorganisms. Opo. Tapos sa animal science naman, iba naman po yun. So, all in all, sa agri-science, bilang isang agri-scientist, napakalawak kong ibig sabihin. Marami tayong mga agri-scientist sa Pilipinas. Opo. Isa lang po tayo doon na nabibilang. Opo. Opo. Parang sa paliwanag mo, ang agri-scientist cover niya lahat. Naka-umbrella lahat ng branches ng science kanya. Opo. Na po natin, halos may matas na level na tayong knowledge sa iba't ibang larangan ng agrikultura. Ganun po. Tapos may basic knowledge pa tayo sa iba't ibang mga larangan. Pagdating sa production o pag-aalaga ng halaman, mga alam na po natin hanggang sa mataas na level. Opo. Sir, itong sweet katimon mango na sinasabi natin na develop natin, ito sikat na sikat ngayon ha. Ang daming nagkalat po, nakikita ko sa social media, naghahanap sila ng sweet katimon mango. At kayo nga po ay nakapag-develop na ito. Paano po ito nangyari? Paano nyo po din na-develop ang sweet katimon mango? Ang sweet katimon mango po ay na-develop dito sa barangay katimon, yung Banueva Ecija. Kasi ang pagbabarayty naman, kung para sa inyo pong kaalaman, ang variety sa buong mundo ng mango, galing lahat yan sa bansang India. Mm-hmm. Sa India po, 2,000 varieties na dyan. Sa Thailand, 150. Dito, kaunti pa lang po ang variety. Marami pang iba't ibang varieties sa iba't ibang bansa.
Ngayon po, ginagawa pong pag-variety ng halaman sa pamamagitan po ng yung po, cross-pollination o tinatawag na pollination. Yun po yung sa pamamagitan ng hangin o sa pamamagitan ng insekto. Hmm. O, kaya ang pipiliin mo, pag namungay yung isang halaman, pipili ka ng mga superior na variety. Ano yung superior na variety? Yun po, pipiliin mo kung mas malaki, mas matamis. Pero ang akala ng iba po, pag namuha kasi isang pulong kahoy, pare-pares na variety yun. Yun po ay given na ng mga iba-iba na pong variety. Hmm, pang naghalo-halo na. Iba-iba ng mga, kaya minsan napagkakamalan po ng iba, oy, pinaglihan niya na bakit naging asin. Yun pala variety na yun, kamukha lang pala ng ano, ng kinuha mo. Mamimili lang po tayo, ma'am. Ano? Sa inyo, sir, paano mo naman na-select na itong gusto ko i-develop, yung manggang ito? Eh, siyempre, pinili po natin yung mas matamis, tapos itinanim na po natin yon, pinarami po natin yun. Ganun po ang ginagawa po natin. Ito bang sweet katimon, eh, may nadidinig kasi ako, sweet giant naman. Magkaiba ba ito dun sa sweet giant katimon? Sa sweet katimon? Ito po, katulad nyo, magdo-double pa ang price. Magdo-double mo po. Pero malaki pa yan. Ito, oh, magdo-double pa. Mayroon dito sa farm na magdo-double pa po ang size dito. Itong giant. Ito na lang po kasi medyo smaller po ito. Yan po ang tinatawag na giant katimon. Usually, sir, gano'ng kalaki yung giant? Yan, may mga, oh, may kanya-kanyang katangian o pinagmamalakihan. Mm-hmm. Opo. Yung sweet katimon na kilala-kilala po ngayon, yung katangian nun, pag itinanin mo, kusa nang, hindi ka na nangangailangan na magpupumba ka ng pabulaklak, kusa ka na. Sa makatwit po, hindi ka na nangangailangan ng labor doon. Mm-hmm. Hindi ka makaani, hindi ka mangangailangan ng pesticides, mga gamot, mga sa katao. Opo. Ang kailangan lang niyan, paminsan-minsan dinidiligan pagdating ng tag-araw, paminsan-minsan inabonuhan pag nangangailangan ng abono, depende sa lokasyon ng lupa, kung nasa bundok, nasa patag, nasa rolling. Mm-hmm. Yun po ang kuwan po ng sweet katimon. Samantalang yung giant katimon naman po, ma'am, ayun po, iba naman po yung cultural management o pag-aalaga noon. Mm-hmm. Yung pag-aalaga noon, ma'am, yun, binasa ko rin yung pag-aalaga, minaster ko rin yung mga tinatawag na cultural management sa pamamagitan ng mga pamamagitan ng pag-abono. Dito kasi sa Pilipinas, commonly may mga tinatawag na yung mga traditional practices, yung mga nakawali ang pag-aalaga. Doon sa nakita ko, na-observan ko, dahil wala namang talagang research institution, wala tayong mga institusyon. Yung Guimaras, eh, marami po namang Guimaras Experiment Station, marami pong mga kulang po dyan. Talagang, ganun talaga, dahil third world countries tayo, hindi natin ma-finance. Talagang multi-billion kailangan natin pagka nag-research talaga. Opo. No, kasi, at isa pa, pag yung isang researcher, talagang kakaiba. Talagang nag-aaral na mabuti, gagastos ka talaga. Ako naman, hindi naman sa pagmamalaki, talagang daang milyon pang nagastos namin. Bago ako naging ganito, kasi papasok ka talaga sa trial and error, hindi pwedeng abruptly, andyan na yung teknolohiya. Hindi po, ang kwan nun talaga, inuna mo na nag-aaral, training mo na yung sarili mo na nag-aaral ka mabuti nung isa eskwelahan. Eh. Pag hindi ganun ang kwan mo, foundation mo, hindi ako naniniwala na makukuha mo yung ganung kalawak. Opo. Kaya napakalawak kasi yan eh, yung pag-aalaga. Pwede na lang yung product ng research, katulad ng product ng pag-aaral ko, pinakopya ko na lang sa mga tao, yun, okay na yun, wala nang problema doon. Pero yung mag-discover ka ng mga kakaiba ay medyo, kung po yan, napaka-komplikado po. Oo, napakahirap. Kasi yung kung meron ka ng sinusundan, di ba? Meron ka ng natapos ng, kumbaga, sa module, eh, meron ka ng susundan ng module. Mm-hmm. Kumpara doon sa scratch, nawala talaga. At mag-iisip ka, ano ba yung pwedeng pagsamahan dito? Yung pollination na tinatawag natin, ano pa ba yung pwede natin pag i-cross-pollinate or ano pa ba yung pwede natin i-mix para mas magumanda yung variety? Napakahirap po doon. Tama, ma'am. Ganyan naman ginagawa ng po natin sa in the case of rice production sa Pili Rice, talaga tuloy-tuloy ang kanilang paglalahi ng mga binhi nila. Ganun. Opo, saka matagal ang hihintayin din, sir. Matagal diba? Ang proseso pa. Matagal.
Kasi hintay mo pa rin tumubo sa bago makita yung tubo, maghihintay ka bago ayong result, hintayin mo yung kung ano yung naging bunga. So, tama, it takes tama, time. Kaya, parang ang galing nyo, sir, ang ano nyo, ang tawag dito, napakahaba na inyong pasensya. Para dyan. Tsagaan lang, ma'am, hindi naman ito yung bang mahirap. Kaya lang, ang issue dito ay yung sinabi nyo nga, matagal. Mm-mm. Pasensya talaga, ma'am. Ano? Maraming approaches kang iyo. Sige nga, sir, pwede ba natin matagal ikwento rin yung naging, yung progress po? Mm-hmm. Eh, nung una, ma'am, sa kon kasi, yung early stage siya, ma'am, mayroon kang ini-employ. Halimbawa, yung dami ng, kasi dahil limitado nga ang kurso ng agrikultura, ini-employ mo yung water management niya. Hindi naman basta sinobra mo patubig, sinobra mo ng nutrient management, yung paglalagay ng mga elements o yung minerals o fertilizer. Yun eh, magkukuha ka pa dun eh. Kasi sa fertilizer, may mga calcium, magnesium, sulfur, ganun, nitrogen. Hindi basta-basta ilalagyan mo ng ganyan eh. Wala namang problema kung sa mamumunga, ma'am eh. Yung katulad ng mga ginagawa ng ating mga magulang, mga ninuno, o bubunga yan, ma'am. Kaya lang yung breakthrough na katulad na nangyari sa atin, yun, ma'am, ay talagang dadaan ka sa pod, ma'am. Ganong approaches yung pag-teknik. Alam mo, teknik mo habang may isang buwan na yung mangga mo, dalawang buwan ng edad, tatlong buwan, isang taon, dalawang taon. Anong mga underdone, anong pagpapatubig? Ano kaya ang lokasyon ng aking tanim? Nandito eh, ito eh, nasa bundok. Eh, dito sa bundok na ito, maraming sand, kaunti lang ang clay. Maraming type of soil pa eh. Kasi yes, sa type of soil, ma'am, mayroong tinatawag na fine textural. Sa fine textural, tatlong klase yan. Medium textural, tatlong klase. Coarse textural. Imagine mo yung mga ganung, ma'am, kung hindi talaga nasa puso ng nag-aaral ng agrikultura, kung nag-memorize ka nun para makapasa lang, ay pagdating mo, wala na sa'yo yan. Memorize lang yon. So, ang requirements ng talagang maging eksperto sa larangan ng agrikultura, laging pre-practice at sila sa puso yun. Kaya lang, mayroon din po yan, motivation. Anong motivation? Kaya lang yung ginagawa mo eh, mako-convert ba ito sa kailangan ko, sa pangarap ko? Ibig sabihin nun, magkakapera ba dito? Kikita ba dito? Kaya yung mga iba, may science nga na breakthrough, maraming nagkalat dyan na breakthrough eh. Kaya lang wala namang conversion sa pera, sa economics. So, nagiging useless yung mga, hindi katulad itong na-develop natin, uy, kahit sa seedlings, medyo ang presyo, may return. Opo. Yung, kaya na-encourage ako, nagdadagdag ako ng maraming mga empleyado, mga worker dito sa barangay, marketing, kaya naka-create siya ng libu-libu mga employment. Opo. At kaya nag-boom yan sa buong Pilipinas at ibang bansa, pinag-uusapan dahil sa pangyayaring ganun, ma'am. Pero kung hindi yan naging pan, yung katulad lang ng ordinaryo, yung tanim ka lang na kalabasa, pakwan, tanim ka lang kung ano naman tanim, hindi gaano pinapansin. Opo. Sir, nabanggit mo yung seedlings. Opo. Nabanggit mo yung seedlings. Magkano ang seedlings ng Sweet Katimon? Ang seedlings dito, ma'am, ito kasi mayroon tayong tinatawag na mura, depende sa pagkagawa, mayroon naman yung mahal. Depende rin sa pagkagawa, depende sa ginamit mong material. Kasi kung ang gagamitin kong material dito, let's say for example yung tinatawag na Indian mango, ayun yung Indian mango, mura lang yan, mga 500 mo lang makukuha yung double root stock dito eh. 500 o mas lower pa. Pero kapag ang ginamit natin mga ibang mga root stock niya, mas mahal, mas superior, mas mahal din, ma'am. Ano? Tapos, ang didepende yan sa kung anong height nung kuna, edad ng halaman. Edad, kasi yung may edad dito man na binobonsai ko, mahal pa rin, may 30,000 binobonsai ko kasi yung mga gama pero nabukha. Meron naman hindi binobonsai na yung one lang, regular, may 2.5, may 3.5. Ano ma, katulad ng Daya, ito po. Plus po na yun, ma'am, may visitation na ako minsan yun, may consultation. Ang ibig sabihin nun, hindi namin, lalo na, pag direct ka lang naman sa akin, pag ako mismo ang kausap nila, sinusubaybayan ko yung paglaki.
Minsan pinupunta ko pa sa isang lugar kasi lagi nga ako sa off-town ako sa, mayroon ako sa Negros. Negros Oriental, Occidental, katulad ng ano, dyan, marami, mas marami pa dyan sa Mindoro, Oriental. 1,000 yung nakatanim dyan, ma'am. May bumili sa akin dyan, 2,000, isang tao. Mm-mm. Yes. Sir, nakita ko din, kailangan nakapahiga. Tama ba? Paano ba ang tamang pagtatanim po ng ano, ng katimon, sweet katimon? Ang opo, ma'am, yung may makanya-kanyang stroke, ma'am. Pero siyempre, vertical, yung mga nakahiga, ma'am, nakapan yun na bagyo. Kaya humiga. Nakabuti din. Pero ikaw, ang suggestion mo ay patayo pa rin. Vertical, ma'am. Kakapatayo talaga. Opo. Kasi dito kasi, nung unang-una, product ng trial and error yan. Hindi ko naman na sakop agad dahil sa dami nga ng ginagalawan natin. Mm-mm. O pag nakitang nakahiga, akala nila mas productive yon, mas maganda. Pero hindi, ang maganda talaga, vertical, para ma-maximize mo yung sunlight, yung oxygen. Opo, ma. Ano ba yung land requirement ng ating sweet katimon? Ano ba yung gustong-gusto niya talagang lupa? Dito, ma'am, pwede naman kahit anong lupa dito, any types of soil. Kahit sandy, clay. Sandy, clay, or loam. Pwede, ma'am, yung sand, silt, and clay. Yun ang tinatawag, ma'am. Yung soil texture ang tawag doon, ma'am. Pwede naman dyan, ma'am. Kung halimbawa, nataon ka doon sa may buhangin. Katulad ako, nag-experiment ako dito sa puro lahar. Nakabunga ko naman. Kasi yung lahar naman, through weathering, nadidecompose yan eh, into small particle na nagiging soil. Ganyan naman ang origin ng soil, from rocks to soil, gano'n. So, ngayon, yung deficiency naman, yung kakulangan na lang niya, i-provide mo, may nabibili namang mga minerals o fertilizer. Mm. Fertilizer naman, nagtuturo din tayo kung paano ang paglalagay ng mga fertilizer sa bawat pananim, anong lalo na itong pala at yung pagka. Opo. Yun ang importante, ma'am, eh, may yun nga, yun na doon na kukon po tayo dahil sa experience natin, yung pagbabasa ng mga ganyan, soil requirements, yun ang na-master natin. Opo, ng iba't ibang pananim, para at least may provide natin. Mahirap kasi yung nagtanim ka, hinula-hulaan mo lang pag-abon, no? Oo. Dahil nga, yung kasing magsasaka, ay magsasaka ako. Sabi kasi ng magsasaka, mas magaling ako sa mga nagbasa-basa lang ng libro. O, hindi nila lang na yung libro, kaya na ginawa yung libro, dahil sa experiment, dahil sa actual, dahil sa experience, inilagay lang sa libro. O, kaya nga nag-aaral tayo, yun ang simple. Kaya ang minsan, may problema tayo sa paniniwala ng farmers, hindi na bigyan ng justification kasi ng iba yan. Kaya tuloy, ang mental setting ng mga farmers, mas magaling na sila sa lahat ng bagay. Sir, ganito. Halimbawa, ligay kita sa senaryo. Halimbawa, bumili ako sa'yo ng seedlings. Pwede mo ba akong turuan ang paano yung tamang pagtatanim ng seedlings na binigay ko sa'yo para sigurado na hindi magkakaroon ng bakterya yung ugat, hindi ako malulugi dun sa aking binili sa'yo? Opo, ma'am. Lahat ng halimbawa kayo bumili, at yung mga nakabili na ma'am, itinuturo naman namin yung tamang pagtatanim o procedure. Halimbawa, na, hindi naman kung yan, ma'am, wala namang bakterya yan. Kasi ang kung yan, sa bagay, ang tinutukoy nyo siguro yung fungus. Sa microorganism kasi, sa organism na pumunta yung microorganism, fungus in nature lang kasi dyan. Walang identify na kung yan, virus o bacteria. So ngayon, yun nga, free naman yan, ma'am, katulad ng mga conventional o traditional, basta ay may tamang lalim. Oo, yung lalim. Okay na yun, ma'am, yung potting medium niya, yung pasugan niya, nalimbang pasugan lang din ka. Iko-cover mo lang yun ng ano. Itaas mo lang ng konti, meron yung, para itaas mo lang ng konti, meron naman yung pebble lang sa lupa. Tapos ipro-provide mo, kung may pera ka, yung iba, ang ginagawa, 1 square meter. 1 meter yung haba, 1 meter yung lalim, yung lawak, di ba? 1 square meter ang tawag doon. Meron ng 1 square foot. Oo. Yung square na nun, 12 inches, o kaya 12 inches times 3, 36 inches, o 1 meter. Mm-hmm. So 1 meter, square meter na yun, i-provide mo na eh. Maglalagay ka ng mga yung soil na buwaghagin, kumuha ka ng mga pinagsugunugan ng mga ipa, or gusto mo yung mga matatagal ng tahin ng mga yung
kain ng mga baboy, manok. Diba yung mga manure niya? Opo, yes po. Ilagay mo doon sa una, tapos lalagyan mo ng 3x14, lalagyan mo ng lupa. Lalagyan na rin natin ng pataba. Oo. May kasama pero, ng ganon, pagka, opo ma'am, okay yun ma'am, mabagal nga lang. Pero pagka maramihan na, okay na yung direkta na. O, yung direkta mo na. Meron nga yung halimbawa, patuloy ng sweet katimun, pinaghugasan lang ng bigas ang didilig mo, magiging ano siya eh, superior na, magiging maganda na eh. Kunwari, 3 times a week, once a day kung gusto mo, 2x a week, lagyan mo ng pinaghugasan ng bigas. Sa experiment, ang ganda eh. Tuloy-tuloy pang namumuhalos pa. Hindi talaga siya ganun katrabaho, sir. Hindi kasi katrabaho nitong yung innovation natin nito, invention natin na hindi ganun ka... Basta dito galing kasi marami ding nagkalat na ngayon. Lahat ng mga nursery ngayon may sweet katimun na eh. Entire Philippines eh. Oh, ano yan, may sweet katimun. Kahit na, binibenta na. Kasi po pwede din naman kasi yun eh. Yung dudugtungan ko lang, yung katulad ng ginagawa. Kaya lang, hindi na... 10% lang yung superiority niya over dun sa yung original dito. Mm-mm. Kaya lang, hinahayaan na lang natin sila para magkahanap buhay naman sila. Magbe-break tayo, sir. Pero sa ating pagbabalik po, tatanong ko naman sa inyo, eh, yung mga usapang peste naman. Nabanggit mo kanina matibay ang ating sweet katimon sa mga peste. Pag-usapan po natin yan. Ito po ang agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Kasama pa rin po natin si Sir June Espejo. Sir June, nabanggit mo nga kanina na hindi katulad po ng manggang kalabaw, ang ating sweet katimon ay matapang, I mean, malakas po ang kanyang immunity sa mga peste. Sa inyo pong pag-aaral, ano-ano po ba ang karaniwang tumatama o nagiging sakit din ng ating mga sweet katimon? Sa sweet katimon, ma'am, hindi nawawalan ng parasites yan, ha? Ngayon, mikrobyo, yung sakit, lalo-lalo na yung anthracnose. Yes. Scab. Yun po yung sa, kung po, amag. Sa mga insekto, hindi nawawalan din yung fruit fly, hoppers, yung tinatawag sa mangga. Kasi pag sa mangga, sa iba't ibang pananim, may mga given na dyan eh. Kumbaga pagka lumaki yan ng ilang araw lang, ito na agad yung pangalan ng insekto, bawat pananim. Sa mangga, ganun din, ma'am. Pagka bumulaklak, pag ganito na yung bulaklak, bad break na tinatawag, kaunti, mayroon ng nakabang dyan. Yes. Nakabang ng mga insekto, katulad ng hoppers, mango hoppers. Tapos pag lumalaking ganun, mayroon namang yung mango hoppers at iba pang mga insekto. So, yun ay, kung siya, matas ang tolerance yun o resistant, sinasabi niyo ma'am, o immunity. Pero pagdating dun sa pool, ma'am, yan ay lumalaki na yung bunga niya, yun na yung, pool, ma'am, mga kalabang mo dyan, lalo na pag malamang mahinog, yung sisintay at yung purikong, yung tinatawag, kilala ng mga ating mga mangga, saka yung tinatawag natin, fruit fly, yung mga utakte ng bunmang, mangga. Opo. Kasi yun na yung tinusok niya, nangingitlog yun, ma'am eh. Nagiging larva, yung larva, kinakain niya yung mga meat niya, yung laman ng bunga, hanggang sa, kung na yun, ma'am, mag-pro-pro-drops na mahuhulog, depende sa edad, ng pag-atake, kung maliit, malaki, o mahinog na, ganoon. Kaya yun ang damage. Opo. So sa parting yun, ng sweet katimon, dahil makapal ang kanyang balat, resistant siya ng 10 times. Ibig sabihin, mas maganda siya ng 10 times sa karabaw na. Opo. Kasi ang ngayon, ang problema ng ating mga magsasaka, no? Lalo na itong may tanim na karabaw mango, ito talagang mga insekto at ang dami pong nalugi. Parang yung kakilala po namin dito eh, parang pambigay na yung benta nila. Kasi once may tusok na, hindi na kinukuha ng magandang presyo. Opo, yun nga pong major problem natin. Pangunahing problema sa mango industry. Dahil sa tayo, alam naman natin,
masyado nating pinatronize o minahal ang ating Carabao Mango, siya naman natin talaga nagmamalaki. Kaya lang may issue malaki dyan na dapat na tayong mag-shift ng konti o kaya gawin natin may comparison tayo para malaman natin yung performance. Ano yung performance? O di ba yung sabi, ito alagaan mo lang, talagyan mo ng tao na mag-alaga, ito kahit pababayaan mo na lang. Ito magpapabibili ka pa ng potassium nitrate, magpablaklak ito, wala ka ng kailangan, dalawang beses pang mumunga sa isang taon. Ito naman ay biennial, every 2 years pang mamumunga. Yun ang characteristics ng mango natin kung hindi natin siya kinokondisyon. Imagine mo yung mga comparison, tapos yung mababa ang presyo ng carbon natin, ginastusan mo na ng labor sa tao, ginastusan mo na ng inputs, mga kung ano ng mga pesticides. Samantalang ito, less na ang gastos, less pa ang buwan. Tapos, mas mataas pa ang presyo. Oh, yun po ang ating buwan, ang ating comparison. Kaya lang, siyempre, dahil ngayon pa lang nakikilala yan, sa century na, ni-introduce kasi ng Muslim missionaries ng 14th century, ang Carabao Mango natin sa Mindanao, dito. Imagine mo more than 600 years na ang comparison mo sa Sweet Katimon. Talagang ang mental setting natin, yan ang i-break. Pero kahit pa paano, na-break na natin dahil sa mayroon silang nakikitang big evidence. Alam mo naman ang tayo lahat, paibon tayo to cease to believe principle. Yan. Dahil sa may na-establish na tayo kahit pa paano man ng credibilidad, naniniwala ng ating mga iba na nakasaksi. Kaya nagpapalit na sila ng mangga. Opo. Isa pa sa pinagkaiba po ng mangga na Kalabaw sa kanan ng Katimon, yung Katimon daw ay kahit hilaw matamis. Tama ba? Tama po kayo dyan, ma'am. Yung Katimon, ma'am, kahit na hilaw yan, napakatamis na. Parang gusto ko po niyan. Ay, opo. Maano, kasi hindi pa ako nakakatikim, no? Ang level ba niyan, parang Indian apple? Kasi Indian apple, di ba, matamis din? Parang ganun, ma'am. Pero may pagka-similarity, pero may pagkakaiba pa rin. Mas matamis pa rin ang Sweet Katimon. Mas matamis pa rin. Hindi, ma'am. Mas matamis pa rin to. Opo, yung Sweet Katimon nga, mas matamis pa rin. Kasi yung pinanggalingan nito, ma'am, eh. Yung pinanggalingan nito, variety, siyempre, nanganap, ito yung lahi, kasama sa mga pinakamatatamis yun, ma'am. Kasi ang pinakamatatamis na mangga ngayon ay nasa Thailand, di ba? Hindi, ma'am. Sa India. Sa India. Alfonso, pangalan. Alfonso. Number one natin, Alfonso, ang bricks niya, may label ng kuwan yan, may sukatan yan, bricks niya 26. Ang ating Sweet Katimon, ilan ang bricks? Ang bricks ng Sweet Katimon nasa 20, mataas 20, hanggang 22. Oh. Ang Carabao natin yata 16 to 19. So mas matamis pa rin talaga ang Sweet Katimon. Sir, bago ako pumunta dun sa saan tayo pwedeng bumili, ang tanong ko, kailan ba magandang magtanim ng Sweet Katimon? Ang pagtatanim po, ang timing ng Sweet Katimon, ay ganitong October, November, December, January, February. Pagka kasi nagtanim ko ganyan, bubunga na agad sa April, Mayo. April, May, bubunga na agad yan. Pag itinanim mo, wala pang 6 months, namumunga na. Pero pag nagtanim ka ng ulan, pag nagtanim ka naman ng Mayo, mayigit isang taon. Isang taon. Tapos sir, kailan ang pinaka-peak season ng Katimon natin? Ang kasi peak yung peak season, in terms of years, ma'am, ang productive years niya. Pinaka-productive. Katimon, ang productive years niya ay 3 years. Years? Ilan na pwede mo ma-harvest sa 3 years? 3 years yun, ma'am. More than 100 fruits na. Sa isang puno? Oo, ma'am. Equivalent of 30 to 50 kilos. Provided na na-culture mo mabuti, ibig sabihin, naalagaan mo, nabunuhan mo, napalaki mo yung mga sanga. Pero kasi yung mga binili-bili lang sa mga iba-ibang mga tao, hindi nila magagawa yan. Parang conventional lang. Parang dati lang, ma'am. Kasi hindi sila nag-direkta dito. Ang pinakamainam nilang gawin, ma'am, dumirekta na lang sa akin. Pagtsagaan na nilang kontakin ako para hindi sila papahamak. Kailangan dumirekta sa inyo kasi maraming
mga nabibenta. Marami kasi mga nagpapanggap na placebo, namimeke, serosalita. Pagamat, hindi naman totally fake yun, kaya lang, yung superiority nga ng breed, wala na doon. Opo. Pero halos same ba ang presyuhan ng benta sa inyo? Lang yun, ma'am, kaya lang yung superiority, yung pagka-breed niya. Di lugi po yung ano, lugi yung bibili. Lugi talaga kasi binili nila ng 1.5, dito 2.5. Pero yung mga binibenta ng 1.5 sa labas, eh dito makukuha mo lang ng 500 naman yun. 300 to 500. Opo. Depende sa bulldog. Yung mga, kasi yung ginamit na nilang yun, yung tools na ginamit nila, o planting material, ay mga mababang uri. Opo. Kaya nga, niisip ko, kung bibili ako sa'yo, let's say na sa isang ektarya, ilan ang pwede mo ilagay sa isang ektarya na katimon trees? Sa isang ektarya, ma'am, meron kaming pinalagay na 800, may 1,000, meron naman 400, may 200. Kasi nga, depende sa gusto mong height. Opo. May 200. May tinatawag na ultra high density planting. Ibig sabihin, pag maraming ganun, dikit-dikit lang, 3 metrong pagitan, 2 metrong pagitan. Mm-hmm. May mga approaches na ini-employ dyan. Ideal ba yun? Yung ganun kadikit-dikit? Ma'am? Ideal po ba yun? Yung ganun kadikit-dikit? Katulad sa pagma, pagka yun nga ang kay naman na makausap ako para ipapakita natin na ideal lahat yan. Halimbawa, gusto ko 10 meters by 10 meters. 5 meters by... Ano ba mga advantages niyan yung mga gano'n? Ini-explain ko yan. Ayun. Para sa akin ngayon, sa Pilipinas, ang gagawin natin, tama na yung 2 meters by 2 meters. Parang kamatis na lang, maliit lang, bunga na yung mangga, parang ganito lang, wala pang mas malaki ka pa, harvest ka na lang, parang talong, gano'n na lang gagawin natin sa mga... Yun. Yay. Pero nakakamiss din umakyat. Pero... Nakakamiss din umakyat. Hindi magtira ha. Halimbawa, sa isang tarya, ma'am, gawin mo, palakihin mo ng 30 meters yun, umakyatin mo. May pang-akyatin ka, may 5 meters ka, may 30 Pero meters. Pero iba-ibang ano, level. Iba-ibang height gusto mo, ma'am. Pwede. Variety. Kunyari, sa isang puno, ma'am, iba-ibang variety, pwede naman natin gawin. Diba, ang variety sa buong mundo ay 4,000. O 4,000 na pangga na klase, pwede naman na itugtong dyan eh. Takwa, idulugtong mo lang sa asanga naman. Ah. So, sir, maganda ba na kasi kung sa 2,500 natin, mababawi natin yun sa isang hektara sa 200 na puno, mababawi natin yun. Ano, assuming, ilang years? Yung ROI niya, return on investment niya, sa study, ma'am, 3 to 5 years, ma'am. 3 to 5 depende years, sa, depende sa location, ma'am. Di ba, ang location mo, mata yung flat. Ang flat daw, available lang tubig doon, magpabawi mo agad. Pero pag ang location mo ay medyo mataas-taas, medyo gagastos ka sa irrigation. Irrigation, gano'ng kalakas ang ano konsumo ng sweet katimon sa tubig? Hindi naman, during dry season lang naman. Actually, hindi naman pagka nakaporma na yan, yung nakaformation na yung roots niyan, ay 2 taon na 3 taon. Hindi na gano'ng nangangailangan ng tubig kahit na once a month, twice a month, or yung iba naman, hindi nakatikim mo nabis ng tubig, nakarecover na, every one month, nag-harvest. Yung talagang hopeless na yung source ng tubig, o nag-harvest pa rin. Pero siyempre, kung gusto mo mas matas ang production, talagang lahat ng mga halaman, may water requirements yun, ma'am. Mm-hmm. Pero ang mga katulad ng duhat, ng mangga, kahit matas na bundok yan, bubuhay yan kahit walang tubig. Basta nakaporma na. Opo. Sir, saan naman natin na ibebenta itong mga sweet katimon natin? Kasi natataka mo ko, sabi mo matamis, di ba? Kahit hilaw. Saan ba nakakabili na to? Yung bunga, ma'am? Yes, yung bunga. Dahil nga dito lang, domesticated alone, dito lang sa province, ma'am. Naubos na yung bunga. Ganun ka, simple na tikpan nila. Lapit ko lang, hindi mo alam eh. Oo. Dito lang, kaya nga matas yung demand ng sweet katimon natin. Basta galing dito sa barangay katimon, yun lang, alam na nila. So dyan lang, sa mismong palengke, wala? Sa supermarket, wala sa palengke, ma'am, dito kasi dinadayo dito, ma'am, laging may mga bisita. Minsan, yung mga malalaking restaurant, kinukontrata na ako. Lalo na nung wala pang pandemya, yun.
sa Manila, sa Pampanga, kung may kumukuha namang yung pandemya, medyo hindi na taga Manila, taga rito na lang. Kaya lang, siyempre, may kukumad mo ng higher price sa pagdating sa mga exclusive na mga private individual, mga may restaurant. Pero pag dito lang, tamang presyo mo lang mga probinsya. Presyong kapitbahay. Presyong kapitbahay. Kunin ko yung exact address nyo para malaman ko kung saan ko kayo pupuntahan, sir, ha? Para magkapitbahay na tayo. Presyong kapitbahay. Opo. Sir, any parting word po para sa ating mga kababayan na gusto kong subukan itong sweet katimon nyo? Para sa ating mga kababayan, ina-advise ko sa inyo na subukan nyo po itong sweet katimon, pagkumparahin nyo sa mga Carabao Mango natin, para hindi tayo na-inlove masyado sa Carabao Mango. Marami na tayong mga ginawa dyan, namamag-asa pa tayo. Kasi nung mga nagdaang araw, wala pang mga climate change niyan, wala pang heavy infestation. At ang noong mga dekada 80, matatas pang presyo ng Carabao Mango natin dahil walang kompetensya, walang mga infestation. So akala ng mga dati pa na nagbabangga, ganun pa rin ngayon. Nagbago ng lahat, masyado ng laborious, ginagastusan na ng napakalaki ang ating Carabao Mango. Maging eye-opener sana ito sa ating mga nanonood na mayroon pa pala tayong pag-asa sa mangga natin sa pamamagitan ng sweet katimon na na-develop natin. Huwag po kayong mahiya, yung iba kasi po nahihiya na lumapit sa atin. Mm-hmm. Eh tayo ay isang ordinary landing mga magsasaka. Nabihayaan lang tayo ng kinasangkapan tayo ng itaas para ipamulat sa inyo yung mga patanim na mangga, muna mangga po, at ganoon din sa iba't ibang patanim tulad ng palay, gulay, na hindi nyo po namamalayan yung mga ginagamit ninyong teknolohiya mula dyan sa Calabarzon, Batangas, hanggang Cavite, Ilocos, akin pala yan, sa akin nagmula yung mga teknolohiya. Lalo na pag napakinggan nyo po ako na nagbibigay ng mga seminar naman. Opo. Sir, sa susunod ay iba naman yung pag-usapan natin, imbitahan namin kayo ulit. Pwede ba? Ay, okay lang po ma'am. Kasi tayo naman po, pag ini-invite tayo, katulad dito, didiretso na naman ako ng Cagayan. Halos wala naman tayong pahinga kasi may mga experiment tayo, mga large experiment, hindi small scale, large scale, para ma-duplicate ng mga farmers. Binabahagi natin yan kasi napaka-importante sa ekonomiya natin yan. Ang Pilipinas kasi ay agricultural. Dependent tayo sa 75% o 70% ng ating ekonomiya depende sa agriculture. Kaya kailangan ng mga technocrats na katulad natin. Kasi pagka ibang technocrats, talagang yung iba, siyempre susulitin nila yung gastos nila, hindi mo masisisi yan. Kailangan nila magbigay ng may talent fee yan. Buti tayo, biniyayaan tayo, nagkaroon tayo ng pesticides company, may mga kampanya tayo. Kaya pwede tayong inilibre na, kumbaga yun ay charity na bahagi na ng pag-charity natin na tayo naman ay binayayaan ng gusto. Pag-share ng knowledge po sa iba. Aking bagay na yan yung po, hindi ka na magmamatrikula. Samantalang si Junis Peho nagmatrikula pa ng million kayo ay scholar na. Opo. Sir, paano namin kayo makukontak kung gusto namin kayong abilhan ng seedlings? Kayo po ay malaya po kayong pwede niyo akong kontakin sa aking globe, 0995-392-0094. Ulitin ko po, 0995-392-0094. Yan po, alagaan niyo po yan kasi kayamanan niyo mga ganyan. Hindi na kayo magbibaker, kinder, elementary, at di mano, mangungopya na lang kayo ng mga kalamahan. Opo. Maraming salamat po Mr. Jun Espejo sa pagbabahagi niyo sa amin ng inyong kaalaman tungkol po sa katimon. Sana po ay marami pa po tayong mabahagian ng ating kaalaman. At sabi niyo, nagre-remote po kayo, pupunta kayo sa iba pang lugar. At sa ating mga kababayan, dyan po nagtatapos ang ating pag-uusap tungkol po sa Sweet Katimon Mango. Nalaman natin ang kahalagahan ng siyensya sa agrikultura at kahit gaano katagal ang karanasan, mainam po na ituloy pa rin natin ang ating pag-aaral, sabi nga ni Sir Jun. Kaya Sir Jun, maraming salamat po. Saludo po kami. Agri po kami dyan. Ito po ang Agri ako dyan.